magka-popcorn. Nandito naman ang inyong ka-popcorn. Magbabalik. Samahan nyo ako mga ka-popcorn. Pupunta tayong Tabunok. At magbabayad ng obligations. Tara! Mga ka-popcorn, ito yung shortcut sa amin. Tinatawag namin itong riprap. Ito yung sapa. Nasa gilid tayo na dumadaan. Kasi dito tayo dumaan, mas malapit lang kaysa sa dun sa kabila, malayo. May tambakan ng mga sasakyan, oh. May naghuhukay ng buhangin. Tambakan. Yun na yung highway, oh, mga ka-popcorn. Malapit lang. Mga ka-popcorn, tapos na tayo sa ating obligations. Hindi ko na binidyo dahil bawal sa loob ng bangko. Busy yung daan, oh. Busy dito sa Tabunok. Umakyat pala ako mga ka-popcorn dito sa amin. May konting burul. Papawis ba? Yan yung view mga ka-popcorn. Makapal yung smog. At mataas na rin yung hindi pala ako kita. Mataas na rin yung araw. Medyo mainit na rin. Update ko lang kayo sa abs at porti challenge natin. Medyo na-off-track ako mga ka-popcorn. Maraming factors. Hindi man ako konti lang, pero talagang sa assessment ko eh na-discarry talaga ang focus ko sa challenge na yun mga ka-popcorn. Pero babalik natin yung ating focus doon. Ganun talaga mga ka-popcorn, may mga bagay na hindi tayo natin kayang kontrolin. Ganun yung nangyari sa challenge natin, pero ipagpapatuloy pa rin natin yung ating challenge dahil goal ko talaga yung mag-abs. Sa simlat-simlat eh alam ko naman na may obstacles talaga. May mga challenges at factor na darating. Pero inandar ko na rin yung sarili ko. Pag may mga ganun, dapat mag-refocus ako sa ginagawa ko para achieve ko yung ginagawa ko. Dahil wala namang mawawala pag sinubukan at sinubukan pa ulit-ulit eh. Ang end result nun eh
maka-achieve mo talaga yung goals mo pag hindi ka sumuko. Kahit ano pa mang obstacles yun. So, ganun lang mga kapapern. At, I hope na ganun din kayo sa mga goals niyo. Huwag lang tayong sumuko. Dahil, pag sumuko tayo, wala na. Talo na talaga. Pero, ilang beses ka mang mag-fail sa gusto mo at babangon ka para bumawi, hindi ka patalo na nun. Kasalukuyan pa lang ginagawa mo yung gusto mo. So, hindi patalunan. On the process ka pa eh. So, ganun lang muna yung mga kapopcorn. Mga kapopcorn, may mga nakita kong mga kuting check, tinapon to dito. Kawawa naman. Baka masagasaan. At, itatabi muna natin sila mga kapopcorn dahil kawawa naman kung masagasaan ba. Dito natin sila nilagay mga kapopcorn, no? Dahil para malayo sa krasada. Yun ang krasada. Dahil pag hinayaan natin sila doon sa krasada, check, masasagasaan sila. Kawawa naman yung mga kuting mga kapopcorn. Mahilig kasi ako sa pusa mga kapopcorn. Nung nakarang taon dito rin ay nakita akong limang pusa, pero yung apat patay na dahil nasagasaan eh, dun sa may ibaba. Nasagasaan sila. Hindi ata nakita ng driver dahil medyo madilim pa nun. Yung isa, yung panglima, dinala ko na lang. Tapos dun sa itaas may nakita kong mga kabataan at mahilig din sila sa pusa, kaya sinabi ko sa kanila, ampunin nyo na dahil kawawa naman yung apat, patay na dahil nasagasaan nga. So noon inampo naman nila. Sana pinapakain nila ng ayos ng pusa na yun. Mag-one year na ata yun. Kasi dito mga kapapon, tapon na ng mga pusa. Mga kuting. Nagiliran ko. Maraming tinatapon ng mga pusa. Hindi siguro gusto nila yung mga kuting. Kaya tinatapon na lang. So, dito lang muna tayo mga kapapcorn. Nandito pala tayo sa opisina ng shop namin na RTW, mga direct selling, yung mga ganun. Ako yung nagbabantay ngayon kasi may lakad ang nagbabantay dito. Kita ko sa inyo. Yan o. Yung stante, lagay dyan. Yan o. May lagyan na ito ng barrier. Mga kipopcorn. May mga stante pa doon. Stante sa likod ko. Mga doon. Mga stock pa dito. Yan. Dami. At wala pang tao mga kipopcorn. Hindi ko alam kung anong oras. Wala pang tao, naghihintay pa ako mga kapopcorn. At yun lang mga kapopcorn, update ko lang kayo pag anong ganap mamaya. Bye. Mga kapopcorn,
uuwi na tayo. Gabi na, mag aalas 7 na ng gabi. Madilim na. Kaya magliligpit na ako. Tapos uuwi na tayo. Sige, mga kapatid.